Ngayon na inanunsyo na po na pagiging variant of concern ng B11529 o ang Omicron variant. Ano po ang mga pangunang hakbang na gagawin daw po ng DOH dito para hindi daw po maulit yung nangyari sa Delta variant na nakapasok ng walang detection at nagdulot ng malawakang surge ng kaso? Nako, kailangan natin maalala no na yung laging first response natin sa mga ganitong infectious disease ay border control, di ba? At kung makikita nyo nga, huli no tayo sa mga bansa na nagkaroon ng pagtaas ng kaso bunga sa Delta variant, and that was because no maayos at ma-strict yung ating border control. At kaya naman kahapon, di ba, early morning narinig natin yung development tungkol dito sa variant na to, at gabi no nag-announce na po si CABSEC na nakapag-desisyon na yung IATF na maghigpit ulit sa ating border control. So alam natin do na sa mga infectious disease like this no, imposible naman na forever tayong magsara ng mga borders natin. Eventually no, talagang makakapasok siya as evidence sa Delta variant, buong mundo na po no merong Delta variant. So it was not a matter of makapasok ba siya, no? But it's really a matter of when, no? Kung mas later ba at mas handa na yung sistema natin. OFW at balikbayan galing daw po sa Hong Kong. So inirerekomenda na ba ng DOH at IATF ang travel ban sa Hong Kong? May ongoing po na discussion ngayon at asahan nyo po no na magiging magkakaroon ng mga developments within the day or by tomorrow tungkol sa expansion po, possible expansion po ng mga listahan. Pero syempre nakabase pa rin to no sa makukuha nating datos sa iba't ibang parte ng mundo na ngayon lumalabas po no kung sila na po ay meron ding mga na-detect. Pero Doc Bev, ang ibig yung sabihin, anytime soon maglalabas ng guidelines dito sa sinasabi nga po tungkol sa Hong Kong na nakitaan itong bagong variant of concern. Yes po, no, patuloy nag-aaral yung team natin habang nag-unfold kasi oras-oras may lumalabas naman po ng mga impormasyon kasi events amongst the countries, no, they're sharing their data now. So all of these will inform us and our next steps kasi di lang naman siguro isang bansa yan, di ba? But we have to balance everything out. So rest assured po, no, may nag-aaral po niyan at meron pong magiging desisyon no na mga lalabas in the next few hours or the next few days. Posible pa po ba daw ang masayang holiday season? So, bale no, kapag tinawag po siyang variant of concern, meron pong malaking tsansa, di ba, na sila ay mas nakakakos no, ng severe COVID or mas more transmissible. But in any case, alam natin no, for now, meron tayong siguradong way no to protect ourselves and our families, and that is the vaccine, good ventilation, mask, iwas, hugas no. So as long as we're able to do those things, na sure tayo makaka-minimize po ng transmission, malaki po no yung chance natin na happy pa rin yung Christmas natin. Huwag lang talaga tayong bibitaw. Lahat po tayo meron pong responsibilidad no as a community, as a Filipino people sa pagsugpo no sa mga ganito pong problema natin. Meron po tayong mga rules gaya po no ng mga pag-test bago po sumakay ng eroplano, pagdating dito at mga quarantine. At syempre no may dahilan po 'yon, at para po doon sa mga hindi po masyadong masaya no na meron tayong mga ganong rules, yun po ay napuput in place no upang maprotektahan tayo. And so what that means is kung ayaw natin no na magulantang tayo dito, is we have to follow these protocols. At we also need to make people understand na ito ay mga mahalaga. Sa kabila po ng patuloy na pagbaba ng mga cases ayon sa DOH, hindi pa rin daw po maituturing na under control na ang COVID situation sa bansa. So ano po ba yung mga factors na kinukonsider natin bago masabing talagang kontrolado na itong pagkalat ng COVID-19?
Siguro ngayon mas mahirap talaga natin masabi, no, na talagang in control, wala naman definition 'yon. Pero ang mahalaga, alam natin na araw-araw may mga bago po tayong nalalaman tungkol sa virus na 'to, gaya po nung variant na naririnig nga po natin, no. So sa buong mundo, wala pong makakasabi na control na siya ngayon kasi pwedeng bukas iba po yung mangyari. Pero sa atin po, masaya po tayo sa patuloy na pagbaba po ng trend ng mga kaso natin, pati po yung mga na hospital, no, or yung severe at critical cases ng COVID-19 natin. At yung positivity rate natin patuloy na nasa baba ng below 5%, no. So these are good indications, pero alam po natin na lahat ng ito pwedeng-pwede po, no, within a few days or a few weeks mag-reverse po, as long as hindi po tayo tutupad sa ating mga minimum public health. And will this new variant have an impact on the efficacy ng ating COVID-19 vaccine? So tuloy-tuloy naman po yung ating biosurveillance activities, no, being done by our Philippine Genome Center as well as our Research Institute for Tropical Medicine, no. So wag po kayong mag-alala doon. Syempre po, yung mga sequencing, no, or yung codes po na nakuha galing doon sa bagong variant ay pinag-aaralan din nila ngayon para ma-match yung mga samples na nakukuha natin. Pero po doon sa tanong nyo, kung alam na ba natin anong epekto nito sa mga bakuna ngayon, even WHO has said, no, that it will take time para natin malaman ito kasi pag-aaralan pa po ito sa mga laboratorio.